Ang kwentong ibabahagi natin ngayon ay patungkol sa isang tao na nagkasala pero handang magbago. Galing po ito sa isa nating letter sender na itago na lang natin sa pangalan na Jack. Commander, ako po si Jack, 53 years old. Medyo may edad na, Commander. Meron po akong asawa, isa, at marami po akong anak sa iba't ibang babae. Opo, Commander, iba't ibang babae, dahil hanggang ngayon po halos hindi ko pa rin matigilan yung mga ginagawa kong nakasanayan na. Napasulat ako sa iyo, Commander, upang sabihin ang nangyayari sa aking buhay. Pero sana huwag naman po ninyo akong husgahan, kagaya po ng iba. Nais ko lang din po humingi ng tulong. Baka po sakaling kayo ang makakatulong sa aking problema. Aaminin ko po sa iyo, Commander, na isa po akong medyo may kasamaan tao, pero hindi natin masasabing sobrang samang tao. Ako po ay nais magbago. Matagal ko na po ito ginagawa, pero hindi ko po maipaliwanag sa sarili ko, Commander, kung bakit parang merong nag-uudyok sa akin na gumawa ng masama. Aaminin ko na rin sa iyo, Commander, na 3 beses na ako nakulong na may kaugnayan sa masamang gawain. Hindi ko na lang po ito babangitin, dahil ang patungkol po talaga ng pagsusulat ko ng kwento sa iyo ay yung naririnig kong laging bulong sa aking isipan. Ang lagi niyang sinasabi, Commander, kailangan gawin mo itong mga ganitong bagay dahil dito ka masaya. Sa totoo lang, Commander, pag ginagawa ko yung mga ganong bagay na sinasabi niya, napakasarap ng pakiramdam ko. Hindi ko lubos maisip sa sarili ko kung bakit ko ba nagagawa yung mga ganon. Kasi nga, pag nagawa ko yun, sobrang ganda ng pakiramdam ko. At isa pa, nagkakaroon ako ng maraming blessings. Blessing nga ba na matatawag yung ganong, Commander? Yung galing sa masama, pero nagiging masaya ka naman. Hindi ko alam, Commander, kung anong tawag doon. So ito na po, sisimulan ko na ang aking kwento. 22 years old lang ako, Commander, nung ako ay mag-apply ng trabaho. Hindi ako nakapagtapos ng college, pero sa tingin ko, meron naman akong skill. Una kong in-applyan dati ay call center agent, pero bumagsak ako. Kasi ang kinukuha pala doon, yung talagang graduate ng college. Tsaka ang pagkakaalam ko, meron ding course na tinatapos para makapasok sa ganun. Pumasok ako bilang isang security guard. Nung ako ay isang security guard, dito ko na na-discover yung sarili ko na kung ano ba talaga ang gusto kong gawin sa buhay. Unang duty ko, Commander, sa isang condo unit dito sa Metro Manila. Sa pag-duty ko ngayon, hindi may iwasan yung meron akong makikilala na iba't ibang klase ng ugali ng mga tao. Kagaya na lang ng isang anak mayaman. Madalas ay binibigyan niya ako ng kung ano-anong makakain, lalo na pag panggabi ang duty ko. Lagi niyang sinasabi sa akin, "Chip, kumain ka na ba? Kung hindi pa, eto 100. Bumili ka saglit ng makakain mo sa ibaba. Huwag ka mag-alala. Ako muna ang bantay dito. Walang mawawala rito." Dahil naman sa gutom ko, Commander, tinatanggap ko yung binibigay niya sa akin. At saka puyat din ako noon. Kailangan ko talaga ng makakain at saka ng kape. Pagbalik ko sa duty ko, Commander, andoon pa rin yung tao na nagbigay sa akin ng 100. Tapos napapansin ko parang merong ibang tao sa loob ng condo unit niya. Pero dahil sa labas na ako sa mga ganong usapin, hindi ko na lang inaalam kung ano iyon. Hanggang sa inabot na ng
alas 5 ng madaling araw. Medyo nakakaidlip na ako. Mararamdaman ko lang na parang merong dadaan sa harapan ko na hindi ko malaman kung ano ba yun. Saglit na saglit lang yon, Commander, tapos pagdilat ko, wala naman. Hindi magtatagal, darating na yung lalaking nagbigay sa akin ng 100 pesos kagabi. Sabi niya sa akin, "Chief, sarap ng tulog mo ah. Pero okay lang yan. Ang importante, walang nawala rito, wala kang nakita na kahit ano, chief ah." "Yes, sir," sagot ko naman sa tao. Sa totoo lang, Commander, wala naman ako nakita ng mga oras na yon. Bali, minarandaman lang ako na kung ano ba yon. Pero nagtataka ako sa sinasabi niya na wala daw akong nakita. Kinabukasan ng gabi ng pag-duty ko, Commander, ganun na naman ang nangyari. Binigyan niya ako ng 100 para pambili ng pagkain at pambili ng kape. Nagtataka ako, Commander, kung bakit ganun-ganun na lang tuwing gabi. Hanggang sa napaisip ko na baka may ginagawang milagro itong taong ito. Baka mamaya, madamay pa ako sa mga gagawin ito. Dahil sa curious ako sa nangyayari, Commander, ako mismo, inalam ko kung ano bang meron sa loob ng condo unit niya na iyon. Dahil isang gabi, lumapit siya uli sa akin. "Chief, kumain ka na ba? Nagkape ka na ba? May yosi ka ba?" "Ay, kung wala kang yosi, ito, isang kahang sigarilyo. Punta ka muna doon sa may tambayan sa ano at nang ikaw na may masayaran ng masarap-sarap na hangin. Napakainit dito sa pintuan ng kondo, di ba? Saka, huwag ka mag-alala, chief. Hindi lang naman ikaw ang guard dito. Meron sa ibaba. Meron sa basement. At meron sa parking. Meron sa exit. Meron sa entrance. Huwag ka mag-alala, chief. Walang mawawala rito." Ang sabi ng lalaki, Commander. Dahil nga sa utos niya, bilang isang amo ko na binabantayan ko, sumunod naman ako, Commander. Pero pagdating ko doon sa may sinasabi ng tambayan, meron akong narinig. Parang dalawang lalaki nagsasalita habang naglalakad. Sinilip ko sila, Commander, dahil iniisip ko baka mamaya meron silang gawing hindi maganda doon. Sa unang tingin, Commander, ay normal lang ang ginagawa nila, naglalakad, na parang wala lang. Hanggang sa nakita ko silang pumasok sa condo unit ng binabantayan ko. Pagkita ko sa kanila doon, agad akong bumalik sa duty ko. Pero nung kumatok na ako sa pinto, agad lumabas yung pinakaamo ko. Ang sabi niya sa akin, "Oh, chief, ano natin?" Ang sagot ko sa kanya, Commander, "Sir, pasensya na po, ano? Gusto ko lang po sanang malaman kung sino po ba'y pumasok sa inyong kondo." "Ah, yung bachi po lang yun. Mga tropa ko lang yun." "Ganun po ba, sir? Eh, pero ganun pa man po, kailangan ko po silang malaman kung sino po ba sila, anong pangalan nila. Kasi po, sir, part po ng trabaho ko yun eh." "Ano ka ba, chief? Huwag mo nang alamin. Sagot ko na yan. Walang problema dito. Sige na, balikan lang doon sa duty mo. At kung kailangan mo pa ng pera, bibigyan pa kita. Basta tahimik lang dyan. Wala kang nakita, wala kang narinig." Ang sabi sa akin ng taong iyon, Commander. Kagaya nga lang sinabi ko kanina, dahil amo ko siya, sumusunod lang ako sa mga bilin niya. Hindi nagtagal, Commander, nagpunta na naman uli ako doon sa may pwesto ko para manigarilyo. Bawal kasi doon sa mismong pintuan niya dahil maaamoy ng mga ibang nakatira doon. Ganun na naman, Commander, lumabas na yung dalawang lalaki. Pero sa pagkakataong ito, kitang-kita ko na meron silang dala na parang attache case. Hindi ko lang alam, Commander, sa sarili ko kung ano ba ang laman nun. Pag alis nila, Commander, bumalik ako sa duty ko. Tapos lumabas uli yung pinakaamo ko. "Chief, ano? Okay ka lang dyan? Ah, sige, ito 100. Bumili ka ng makakain mo. Basta, chief, wala kang nakita, wala kang narinig." "Yes, sir,"
Sagot ko sa pinakaamo ko, Commander. Paglabas ko, Commander, sa gilid kasi ng binabantay yung condo unit, meron doong mga nagtitinda. Halo-halong paninda, may kape, may sigarilyo, may candy. Maghapon magdamag sila andoon, Commander. Nagtanong ako sa kanila kung pamilyar ba sila sa dalawang lalaking labas-masok dito tuwing gabi. Sinabi sa akin ng tindera na yung bang may dalang attache case. Sumagot ako ng oo, Commander. At ang sabi lang nila, huwag daw akong makikialam doon dahil iba na. Pag nakialam ako, baka raw mapahamak pa ako or ikapahamak ko pa. At hindi lang ako, baka daw pati na rin ang pamilya ko. Nung malaman ko iyon, Commander, napaisip ako. Sinabi ko sa sarili ko na ano ba itong napasukan ko. Agad ako tumawag sa aming security agency upang magpalipat ng duty. Nung mag-reply sa akin ang aking security agency, sinabi niya sa akin na ayaw daw pumayag ng dinudutihan ko na malipat ako. Kasi nga, ayaw daw nila ng pabago-bagong security sa kanilang kondo. Saka, ilang buwan na rin naman ako dito, Commander. Medyo sanay na rin daw sila sa akin. Kaya ayaw talaga pumayag ng tao. E kesa naman matanggal ako sa trabaho, mawalan ako ng trabaho, maghahanap naman ako ng iba. Pumayag na lang din ako sa kagustuhan ng aming security agency. At ito na nga, Commander. Gabi-gabi, ganun ang nangyayari. Hanggang sa isang gabi, kinausap na ako ng personal ng pinaka-boss ko doon sa condo unit. Ang sabi niya sa akin, Chief, alam kong meron kang mata, meron kang tenga, at meron kang talas ng pakiramdam. Alam ko naman na hindi na bago sa iyo yung nangyayari dito. Alam ko rin at nakikita mo kung ano ang nangyayari dito. Pero Chief, ito ang tandaan mo. Dahil alam mo ang nangyayari, damay ka na rito. Sa sinabi niyang damay, Commander, medyo natakot ako. Kaya sinagot ko siya, Commander, ng ganito. Sir? Opo, alam ko na po yung ginagawa po ninyo, pero wag niyo naman po sana akong pag-isipan na ako po ay kakanta sa mga ganyang bagay na nakikita ko. Ako lang po ay nagtatrabaho ng tama. Isa lang po ako mahirap na tao na sumusweldo ng maliit. Magkano lang pong araw ko dito, sir? Huwag niyo naman po kayo damay dyan. Kahit ano pong gawin po ninyo, wala po kayong maririnig sa akin at hindi po ako magre-report sa kahit sino. Ang sabi ko sa kanya, Commander. Kaya sumagot siya sa akin, mabuti nagkakaintindihan tayo, Chief. Kasi, pag sa oras nagsumbong ka, magkakandaletsi-letsi na ang buhay mo. Sa takot ko, Commander, dahil sa sinabi niya na natiling lihim ang mga nalalaman ko hanggang sa lantaran na nilang pinapakita sa akin yung ginagawa nila. Sinabi ko sa kanila na okay lang na gawin niyo yun sa harapan ko, wag lang sa harap ng ibang tao. Kasi ako, Commander, kaya ko magtago ng lihim. Basta mapoprotektahan lang ang pagkatao ko. Dahil gabi-gabi lang ginagawa yun, doon mismo sa harapan ko, dahil pinapapasok na nila ako mismo sa loob ng kwarto, gusto nilang mangyari, bigyan din nila ako ng mga ginagawa nilang hindi maganda. Ako naman, dahil sa isa akong inosente pagdating sa mga bagay na ganyan, ayoko nung una. Pero sabi nga nila, tikman mo na, Jeep. Masarap ito, Jeep. Para kang nasa langit. Ganun na ganun ang boses nila, Commander. Tapos, nakikita ko sa kanila, pagkatapos nilang gawin yung mga bagay na iyon, napakarami nilang kinakain. Lahat na yata ng gusto kong kainin, andoon sa harapan nila para kainin. Dahil sa mahirap nga lang ako at lagi akong gutom, sinubukan ko na yung ginagawa nila. Nung matikman ko yung, Commander, ang pakiramdam ko noon, para akong nakalutang sa hangin na hindi ko mawari. Tapos, hindi ko alam sa sarili ko na tumatawa na pala ako sa mga
walang kakwenta-kwentong pinag-uusapan. Ang sabi sa akin ng isa doon, "Ano, Chip? Sarap ano?" "Ito, Chip, kumain ka. Kumain ka na marami. Huwag mong iintindihin yung mga tao dyan. Hayaan mo sila. Walang mawawala rito. Andito tayong lahat sa loob." Pakiramdam ko, Commander, mukhang hindi na ako yung dating pagkakakilala ko sa sarili ko. Nang dahil sa gabi-gabi yun nangyari, ang nangyari, hindi na ako naging security guard sa binabantayan ko. Dahil tropa na rin ang tingin sa akin ng mga taong ito. Ang nangyayari kasi, Commander, kunwari, pupunta ako sa duty ko, magsasign lang ako doon sa logbook namin, kunwari record. Pagkatapos nun, papasok na ako sa loob ng kwarto. Pagpasok ko sa loob ng kwarto, andoon na sila. Lahat na yata ng klase ng bawal meron doon. Alam ko sa sarili ko, Commander, na single ako. Dahil mga panahon nito, medyo bata-bata pa ako, wala pa akong asawa. Sa kwartong iyon, gabi-gabi, nagdadala sila doon ng iba't ibang klase ng babae. Yung iba doon, Commander, batang-bata, may 16 years old, 15. Hindi naman sa pinagtatakpan ko yung sarili ko, Commander, pero aaminin ko na halos lahat ng babaeng dinala doon, natikman ko na wala akong binayaran kahit piso, Commander. Totoo yun. Ang sabi nila sa akin, "Chip, ano, natikman mo na ang sarap ng buhay? Ito ang buhay, kaya kung ako sa'yo, huwag ka na magpapalipat, dito ka na lang. Wala kang gagawin dito. Tatambay ka lang dito sa loob ng kwarto namin. Iinom tayo. Gagawa ng hindi maganda. May babae tayo. Yun lang. Pero walang sumbungan. Kasama ka na rito, Chip. Pero ganito lang ang gagawin natin. Hindi tayo gagawa ng kung ano. Hindi tayo gagawa ng masama. Hindi tayo papatay ng tao. Or ng kung ano mang bagay na hindi maganda. Basta puro ganito lang. Inom, babae. Gawa ng alam mo na. Yun lang ang gagawin natin. Hindi tayo magbebenta. Hindi tayo basta. Ganito lang. Basta dito ka na lang. Huwag kang lalayo, Chip." Ang sabi sa akin, Commander, ng pinaka-boss ko. Inakala ko nung una, Commander, na hanggang ganun lang talaga. Saka kung ganun lang talaga, mas okay lang para sa akin. Pero alam ko sa sarili ko, Commander, na mayroon pa din kaso iyon. Isang gabi, Commander, inaya nila ako. Ang sabi nila, pupunta raw kami sa bahay ng isa naming kasama. Bale, yung nakakasama na rin namin sa loob ng kwarto na iyon, lilipat lang daw kami ng bahay upang doon gawin yung ginagawa namin gabi-gabi. Sinabi din sa akin na pinaka-boss ko na iwanan mo na duty mo, okay lang yan, kahit wala ka dyan gabi-gabi, magkakaroon ka ng sweldo, hindi lang doble, triple pa, basta huwag ka lang maingay at sama-sama tayo sa ligaya. Yun ang sinasabi ng pinaka-boss ko. Siyempre, sino ba bang taong hindi gugustuhin nyo ganun? Kasama mo lang sila sa kasiyahan. Tapos buwan-buwan may triple ka pang sweldo. Siya nga pala, Commander, puro panggabi lang ang duty doon. Walang pang-araw. Balik po tayo sa kwento. Nung paglipat namin sa bahay ng isa naming kasama, bilib na bilib ako, Commander. Hangang-hanga ako. Kasi dahil nga isa lang ako mahirap, tapos napunta ako sa ganong kalaking bahay na napakaganda, maraming sasakyan, magandang loob. Pagpunta namin doon, Commander, inuman agad. At hindi nagtagal, merong limang magagandang babae ang dumating doon. Sinabi ko sa isip ko na sana ganito na lang ang buhay, na wala ng katapusan. Pero nagkamali ako, Commander, dahil yung sarap na iniisip ko napalitan ng matinding takot. Lalo na nung ma-raid kami doon mismo sa bahay na pinuntahan namin yun ding gabing yun. Opo, Commander, na-raid kami doon ng mga pulis dahil naaktuhan nila kami na gumagamit. Pero nakalabas din naman kami, Commander. At sinabi ko sa aking security agency na hindi na ako mag-duty doon
Bali, tinanggal na rin naman nila ako dahil nga nasama ako sa mga tao ngayon. Inakala ko, Commander, na hanggang doon na lang yun, pero nagulat ako dahil isang araw, yung pinaka-boss ko sa condo unit, nagpunta siya sa bahay namin. Tapo! Tapo! Agad ako lumabas, Commander, nung marunik yung boses na yun. Kasi familiar na sa akin yung boses na yun. Boss, andyan po pala kayo. Bakit po? Anong bakit? Hindi ba sinabi ko sa iyo na walang iwanan? Oo, wala ka na dun sa duty ko. Or sa duty mo. Actually, wala na naman akong kondo doon. Ibinenta ko na. Pero walang iwanan. Dahil meron kang nalalaman dito. Boss, diba ano lang naman ang ginagawa natin na tikim-tikim lang, hindi man tayo gumagawa ng sama. Bakit po hindi nyo na ako pabayaan? Kasi una sa lahat, wala naman akong ginagastos. Sinasagot nyo lahat. Ah, hindi. Hindi pwede yun, Chief. Kahit wala kang ginagastos, tropa na ang tingin namin sa iyo. Kaya kahit saan kami pumunta, dapat nandoon ka. Saka wala ka namang pamilya, di ba? Nasa probinsya. Kaya wala kang iisipin. At kung kailangan mo ng pera, sige, padadalhan natin yung pamilya mo ngayon din. Saan ba ang probinsya mo? Sinabi ko sa aking boss na ganun ang lugar ng aking probinsya. Inakala ko nung araw na yun, padadalhan nga ng pera ang aking pamilya. Dahil sa medyo may kalapitan lang naman dito yun, magmula Maynila, papunta sa Southern Luzon. Hindi niya pinadalhan ng pera ang aking magulang bagkos ay pinuntahan namin yung bahay namin nung araw din na yun. Sa isip-isip ko, Commander, inaalam nila kung ano ba talaga ang aking buhay. Baka raw mamaya isa akong intel ng mga operatiba. Pero napatunayan nila, Commander, na talagang simpleng tao lang ako na walang wala, na minsan sa loob ng isang araw hindi pa nakakatikim ng pagkain. Yun naman talaga ang totoong buhay ko, Commander, wala nang iba. Nang mapatunayan nila yon, mas lalo silang naging dikit sa akin. At sabi nila, yung pagkakahuli sa amin noon, nagkataon lang yon na siguro matagal na kaming sinusurveillance ng mga operatiba. Sa pangalawang pagkakataon, Commander, nahuli na naman kami. Pero hindi na sa bahay na yun. Kagaya ng dati, ang kaso lang namin ay gumagamit. Sinabi ko sa sarili ko na ayoko na. Ayoko na talaga. Inalis ko rin yung pamilya ko dito sa Southern Luzon at inuwi namin sa Visayas dahil kagaroon ng aking tatay. Yung nanay ko lang kasi taga rito sa Southern Luzon. Nung andoon na sila, ako na lang mag-isa ang naiwan dito sa Metro Manila upang maghanap ng ibang trabaho at umiwas na sa mga taong ito. Nagtataka ako sa sarili ko, Commander, kung bakit ganun ang nararamdaman ko araw-araw. Pag hindi ako nakakagamit, parang hinahanap-hanap ng katawan ko. Yung tipong nanginginig yung katawan ko, yung baba ko, at iba yung pananalita ko. Nagtataka man, pero alam ko sa sarili ko na kailangan ko na uli gumamit. Dahil nga hinahanap-hanap pala ito ng katawan ng mga tao pag sa oras na hindi ka nakagamit sa loob ng 24 oras. Dahil sa naging kalagayan ko na iyon, Commander, hindi ako nakapag-apply ng trabaho. Saka sa pag-a-apply ng trabaho nung panahon na ito, meron ng mga medical. Alam ko sa sarili ko na babagsak ako dito, Commander. Hanggang sa ako na rin mismo ang kumontak sa mga dati ko nakasama. Kasi talagang hindi makayanan ng sarili ko, Commander, na wala akong ginagamit na ganun. Pagpunta ko sa kanila, napakaganda ng pag-welcome na sa akin. Chief, kita mo? Sabi ko na hahanapin mo rin kami. Kahit ayaw ng isip mo, ayaw na ng puso mo. Gusto naman ng katawan mo, Chief, di ba? Ayaw ko sanang sabihin sa kanila na ganun ang nararamdaman ko. Pero tama naman yun. Tama yung sinabi nila. Hanggang sa napabilang na ako sa kanila ng tuluyan, Commander. Inakala ko nung una na ganun na lang talaga yon, hindi na mas lalala. Pero mas lumala pa, Commander. Dahil sa loob ng isang gabi,
tatlo ang ginagamit namin. Doon na dumating ang talagang pinakakalbaryo ng buhay ko, Commander. Dahil nung unang beses kong paggamit nun, ang pakiramdam ko para akong nasa isang madilim na lugar, tapos meron akong naririnig na bumubulong. Pasensya na po kayo kung putol po yung video. Putol din po kasi yung pag-i-email sa akin ni Kuya Jack. Kung sakali pong mag-i-email uli siya mamaya, babasahin na lang po natin ito uli. So open po mag-email po yung kahit sino po dyan. Baka po mas naunang pa po natin yung basahin kesa dito sa part 2. Pasensya na po kayo talaga, hindi naman po ito sarili kong kwento, ipinasa lang po ito sa akin. Sa paano po, hanggang dito na lang po muna yung kwento natin. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat.